beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa. Eto na mga boss. Ito yung matagal ng video, kaya lang, balikan lang natin. Dahil nga, itong usapin dito sa West Philippine Sea, eh hanggang ngayon, mga kababayan, issue pa rin. Issue pa rin. Ito na nga, hindi pa rin tapos ang usapin at pagkakagulo-gulo at pagtatanggol pa rin ng ibang mga vloggers dito sa China. Ewan ko ba, bakit ba ninyo pinagtatanggol at China? Ano bang meron? Magkano ba? Magkano? Talaga naman. Ay! Oh, sige, panoorin na natin. Ito na nga. So, kung inyong ano, kung inyong kokonek-konektahin yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na sinasabi niya na pwede niyo na kaming gawing probinsya, 'di ba? Ng China. Kung babae lang 'yang China, niligawan ko na 'yan. Mga ganun. Kaya pala tahimik sila, mga kababayan. Kaya pala 10 ng kasama ni Duterte, kasama na yung anak niya, si Sara Duterte, tahimik sila. Kaya pala, eto pala ang dahilan. Anak ng patingin, eto pala ang dahilan. Huh. Jinping, noong 2019, ang sinisisi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, kaya raw hindi umaalis sa mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa naturang kasunduan, pinayagan ng Pangulo ang mga Chino na mangisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero ang giit ni Carpio, hindi ito pwedeng gawin ng Pangulo. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng ilang beses na diplomatic protest ng Pilipinas at mga matatapang na babala ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, bakit may mga Chinese vessel pa rin sa West Philippine Sea? Sa tingin ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, dahil yan sa verbal agreement ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Alam niyo yung verbal agreement? Alam niyo yun? So meron palang usapan daw, di umano, itong si Digong tsaka si Xi Jinping. Diyos ko po! Ha? May usapan palang verbal eh. Wala man, ang, alam niyo yung kasunduan na nag-usap lang kayo. Yun yung ano, yung verbal agreement. O sige na. Papayag na. Okay na. Ganon, di ba? Ganyan gawin mo. Ganito gawin mo. Ganon. Diba? Okay na kami. Basta bigyan mo lang kami ng ano, ng pera. Basta bigyan mo kami ng yuan. Anak ng puting na yan. Magkano kaya? Press na. Tagal mo ha. Na pinapayagan ng Pilipinas na mangisda sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito ang China. Sa kanyang State of the Nation address noong 2019, sinabi ng Pangulo na kaya raw pinayagan niya ang China na mangisda sa ating karagatan ay dahil may traditional fishing rights ito roon. Para bang ano eh, no? Kaya daw niya ano pinayagan kasi mayroon daw traditional na pangingisda doon. Anak ng pating nakatwira niyan. Anak ng pating talaga naman. Oo. Disko po. Bayan. Game. Sige, magpaliwanag ka, Digong. Traditional fishing rights. It is in that arbitrary ruling. Dude. Parang nagiging abogado pa, no? Patricia Reclamado. Oo, di ba? Para bang tila bang sinasabi ni Digong na, meron niyang ano eh, ruling yan eh. Meron dapat sundin dyan eh. So, okay lang yan. Ang problema nga, hindi nga lang nangisda, kundi nagpatayo pa ng mga establishmento. Nagpatayo ng mga building at kung ano-ano pang nilagay diyan na gamit pang gera. Anak ng pating na yan. Talang at hindi occupation ang ginagawa ng daan-daang Chinese fishing boat sa EEZ ng Pilipinas. Ang AFP nagpadala na raw ng mga karagdagang barko para bantayan ng mga mangingisda at pangalagaan ng likas yaman sa EEZ. Dehado man sa gamit at dami ng tauhan, hindi raw takot ang AFP sa giyera sa China. Hindi dapat tayo matatakot sa giyera. Yo! Alam nyo, sa totoo lang ha, kung balikan nyo ang kasaysayan, basta lang nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Oo, walang ano eh.
Walang hindi maipagtatagumpayan eh. Kaya lang alam nyo, mga kababayan, kaya nahihirapan tayo, marami pa rin mga Pilipinong taliwas ang utak. Alam nyo yung wala sila yung ano eh, yung puso ng pagiging makabayan eh. Kundi ang kanilang mga ano, mga pag-iisip at kanilang iniisip, hindi lang yung pag-iisip, kundi laging iniisip yung kapakanan pansarili. Alam nyo yun, kung ano yung mapapakinabangan nila, yun lang yung mahalaga. Ngawa sila ng ngawa kahit na makakasira na sa imahe ng ating bansa, sige pa rin sila. Diba't nakakahiya yung mga Pilipinong ganyan, sa totoo lang? Nagngangawa kayo, pero wala kayo dito sa sarili nating bansa. Bakit? Para saan yung ginagawa nyo? Sasabihin nyo, makabayan kayo. Pero ano, iniwan nyo yung sariling bayan natin? Diba? Okay lang, iniwan ninyo. Meron kayong naitutulong na dahil nagre-remit kayo ng mga dolyari sa ating bansa. Thank you! Pero kung inyong yung ginagawa ninyo na pamamaraan tulad ng ganyan, na pagbabalita ng kalituhan at gusto ninyo nasirain ang isipan ng marami nating kababayang Pilipino para mawalan ng tiwala sa ating gobyerno, mali yan. Very bad. Anyway, mga kababayan, eto na nga. So kung napapansin ninyo na hindi sila nagsasalita na ipagtanggol yung ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, huwag na ho kayo magtaka. Bakit? Eh dahil sila pala, di umano, ang may sala o ang may kagagawan kung bakit kinugkob ng China ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, kung inyong itutugma naman, kaya pala, hindi nila tinutuligsa. Kaya pala, wala silang sinasabi. Kaya pala, hindi sila nagbibigay ng komento. Diba? Tungkol dyan sa West Philippine Sea. Kaya pala, si Sarah, tameme. Bakit kaya tameme si Sarah? Diba? Yung mga issue na hindi naman dapat sinasawsawan, abay sumasawsaw. Diba? Yun. Mga kababayan. Nakakainis lang kasi sa totoo lang, nakakapagtampo yung iba nating mga kababayan. Hindi ko ba alam? Pansinin nyo yung mga yan, yung mga vloggers na mga dati nating mga kasama, mga kaibigan natin. Wala akong pinapangalanan ha. Pansinin nyo kung natutuligsa ba nila. Itong ating kiniklaim na teritoryo na kinubkob na ng China. Wala kayong maririnig sa mga yan. Oo, wala. Yung mga dating todo tanggol, ngayon, sila na yung nang-aaway. Yung dating talaga na mga makikita nyo na kung kala nyo parang totoong supporter. Oo. Nung nanalo, biglang nagbago. Parang may mga jowa nyo lang, di ba? Sabi ni Simply Talkies Vlog, mga hunyango kasi! Di ba? Hindi. Buti pa yung hunyango, nagpapalit lang ng kulay eh. Parang mas okay yung linta. Alam nyo yung linta? Yung linta, mga boss, hanggang may masisipsip, hindi yung bibitaw. Lang yan na yan. Kapag wala na masipsip, wala na mapapakinabangan, kininayom amin, umahali sa kaw. Itam manong! Diba? Awanin. Awanin. Naaladam amin eh. Itaan nyo mamay nga nalaing. Panunutan nyo nalaing na inyo tikwa. Tier aramid da. Ay, naapo. Kababain. Sobra kababain. Dagitikwa ah. Diba? Dagiti kaabay tayo nga kwa bansa hanga ili ah. Di ba? Kababain iti Japan, kababain iti Taiwan, kababain iti kwa Korea. Ay naapo. Yagigito yung tao na ya.
Awan tinaramid na, sigilat ta, biralat ta, uray ko ah, kaululbudan ko, sigilat ta! Wow! Nyaki, di nagigito yung atatao na di dala nagbabain. Permisi ka. Ay, nako. Naunag. Tikwada. Yan, napuskol unay, rupa na. Pag natapos at nabutata na yung kanilang mga kasinungalingan, nabuking na, syempre, papalit na ng topic yan. Tapos na yun eh. Divert na. Oo. Ijay bangi raun. Nalpas tayo ditan. Booking day tan. Ito tayo bangi raun. Kasjay. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Oh, siguro naman. Marami sa inyo nakakaintindi. Diba? Ano opinion nyo sa mga vloggers na hindi nila tinutulig sa yung China? At ano ang opinion nyo sa mga, sa kampo ng mga Duterte, bakit hindi nila tinutulig sa ang China? Ano ang dahilan? Bakit kaya? Sila ba'y ano? Sila ba'y talagang gusto eh sakupin na tayo ng China? O yung sinasabi na ni dating Presidente Duterte na gusto na tayong gawing probinsya ng China? Eh, nagkalat nga at nag-viral yung paglalagay nila ng mga banner dyan sa Rojas Boulevard. Ha? Yung Welcome to the Philippines, Province of China. Natandaan nyo ba yon? Nagkalat yan noon. Anyway, mga boss, masyado na tayong ginagabi. Eh, hindi naman ako yung ano. Ha? Depende sa dikta ng kanilang amo, boss. Kaya na nga eh. Alam mo yung parang ano, parang kung ano sabihin ni Duterte. Oh, ganito. Parang mga ano eh, parang mga boboy. Oh, hay, sabi ni Digong ganito. Oh, ito babalita na natin. 'Di ba? Ganyan sila eh. Oh, sabi ni ano ni Tatay Digong, weak leader daw si ano Bongbong Marcos. Ha? Babalita natin, weak leader. Oy, weak leader si BBM ninyo. 'Di ba? Oh. Oh. Sabi ni ano ni Tatay Digong, adikto si BBM. Ay, oh, 'di ba? Ganun lahat sila, no? Tingnan mo kahit naman hindi naman rektang sinasabi ni Digong na ano na adikto si ano, puro lang double meaning. Abay sila sinisigurado na nila eh. Edi uto-uto, 'di ba? Ay, nakabuhay talaga ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon kung patuloy na meron tayong mga kababayang mga ganito na ginagamit yung kanilang kapangyarihan, ginagamit yung impluensya nila, ginagamit yung mga channel nila para magpakalat ng maling impormasyon, para siraan yung sarili nilang bansa. Alam niyo yung mga kababayan, yun yung nakakalungkot yun eh. Sisiraan mo yung sarili mong bansa. Samantalang yung ibang mga bansa nga, inaano nila, tinatago nila yung mga kahihiyan nila eh. Eh dito hindi. Nagkalat ang mga bakla. Di ba? Ala sige, daldal dito, daldal doon, eto ang bansa namin. Proud na proud ang mga baklang yan. Di ba? Diyos ko po, nakakababain. Eh para bang pagkakayo gumawa ng ano siguro sa kanila no sa pamilya nila. Kapag ka may ano kapag ka may kahihiyan sila. Abay talagang bino-broadcast nila sa buong ano barangay nila. 'Di ba? Oh, mga lahing makapili, sabi. Anyway, mga boss, ganun talaga wala tayong magagawa. Pero alam nyo, may sasabihin ako sa inyo, ha? Oo. Pagod na ako magdadaktak dito. Oo. At least nagkita-kita ulit tayo. Sabi ko nga, alam nyo, dito, hindi man ako regular na nakakapag-live, mga boss. Abangan nyo yung mga malulupit na mga i-upload natin dito, ha? Only in the Philippines, sabi ni Help Me. Oo. Boss, help me. Baka naman, help me. Help me. Oo. Lambing lang, help me. Oo. Basta may masabi lang, oh, help me ha.
Pa-subscribe naman si Anino TV. Oo, si Anino TV, boss. Oo, ha? Sa mga bago dito sa aking channel, ha? Baka mamaya hindi pa rin kayo nakapag-subscribe. Paki-check po, ha? Paki-check. Oo. Inaabangan at pinapanood ko lahat yan, Boss Mike. Oy, thank you naman, boss. Alam mo, ito, ha? Vlogger itong si, ano, Simply Talkies Vlog. O, panoorin nyo itong. Oo. Eh, dati pa comment-comment lang yan. Ngayon, no? Vlogger na rin. Diba? Oo. Eh, nako, vlogger na rin yan. Samantalang, diba? Kapag ka lagi kayong active sa kay Tatay Whitey, eh, talagang ano niya kayo. Yung, tawag doon? Oo, aayusin niyo yung algorithm niyo. Oo, meron kayong recommendation sa iba't ibang mga ano, ha? Iba't ibang mga yan, basta diyan. Oo. Oo, okay talaga. Anyway, mga boss. Hindi na ako magtatagal at kailangan ko pa magtrabaho bukas. Alam niyo naman, Lunes, Martes magpapasweldo ng tao. 'Di ba? Oh, Merkulis, Webis, Biyernes, Sabado, Linggo, pahinga. Bale! Mike Cervera po lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa sa mga makapili. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, humabol pa si Mami Carmen Kimberly. Thank you po! Our beloved, Boss Mike, Cervera!